Hi guys, welcome back once again. Maraming salamat sa support sa Wala Sawang Pagdaan. So guys, pinulbos ni Juan Francisco Estrada si Arhi Cortez para tuloy ang isa katuparan ng planong bakbakan nila ni Chocolatito Gonzales. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang i-hit ang ating subscribe button kasama ang notification bell para pareho tayong updated sa mga video na ilalabas natin. Pinahirapan ni Arhi Cortez si Galo Estrada bago ito nakakuha ng panalo sa kanilang 12 round na bakbakan. Sa unang round ng laban, dinomina ni Estrada ang unang minuto pero nagpaulan si Arhi Cortez ng uppercut sa huling isang minuto dahilan para magbago ang galaw ni Estrada. Sa ikalawang round, matatalas na suntok pa rin ang pinakakawala ni Estrada dahilan para mag-focus naman sa depensa si Cortez. Sa third round ng bakbakan, sinabayan ni Cortez si Estrada umulan ng left hook at right hook mula sa dalawa. May pagkakataong tila napupuruhan si Estrada sa lakas ng suntok ni Cortez. Sa fourth round, patuloy si Estrada sa pagsugod at pagkonekta pero gumaganti din si Cortez kahit umaatras ito. Sa huling 40 seconds ng laban, tila napuruhan ito si Estrada dahilan para muntikan itong bumagsak. Sa round 5 naman, patuloy pa rin si Cortez sa pagkonekta ng uppercut at jab habang sumasagot din si Estrada ng malulutong na patama dito. Sa 6th round, sugod pa rin si Galo habang dumidepensa pa rin si Cortez. Dito ay tila halatang maganda ang kondisyon ni Cortez dahil malimit itong mapuruhan si Galo sa pamamagitan ng left hook. Jab at straight naman ang ibinato ni Estrada sa round 7 na muntik ng ikabagsak ni Cortez hanggang sa tuluyan na nga itong naka-score ng isang knockdown sa dulo ng round. Pero hindi nito tuluyang na-score ng knockout si Cortez sa round na ito. Pumasok na determinado si Galo at tila gustong kuhanin kaagad si Arhi Cortez. Nagpaulan ito ng body shot pero hindi naman nagpatinag si Cortez. Pero tila napuruhan ito si Galo sa dulo ng round dahilan para muntikan na itong bumagsak. Sa round 9, kumonekta naman ng malinis na patama si Cortez habang patuloy ito sa pag-atras. Dito makikitang tila napagod ang dalawa na tila nagpapahinga sa bakbakan kahit nasa ibabaw ng lona. Sa round 10, nagpaulan agad ng matutulis na jab si Cortez habang pasundot-sundot naman si Estrada na patuloy ding kumukonekta. Mainit pa rin ang palitan ng suntok ng dalawa sa round 11 kahit pagod na pagod. Katulad ng dati, armas ni Cortez ang jab habang patuloy sa paghabol si Estrada na halatang kumpiyansa, bunga na rin ang magaganda nitong patama sa mga naunang round. Sa final round, ibinuhos na ng dalawa ang kanilang lakas pero walang bumagsak kahit halatang gustong maka-score na Estrada ng isang knockout laban kay Cortez. Sa huli, tinanghal na panalo si Estrada sa score na 115-112, 115-112 at 114-113. Bunga ng panalong yan ni Estrada, naselyuhan na ikatlong bakbakan nila ng Chocolatito Gonzales ngayong paparating na December 3, ang laban na sinasabing magdedetermina kung sino ba talaga ang hari sa 115-pound division.